So, kung hindi ka, kung ikaw ay sa tingin mo ay maayos na kandidato, hindi mo subukan labanan si Marcos. Anong pinatatakot mo? Ano bang bakit natakot na takot kayo kay Marcos? Bakit ba takot kayo pumanalo si Bongbo? Ano bang problema? Bakit si Bongbo lang? Kami lapat din mo siya. Bakit si Bongbo lang? Tirahin nyo rin iba. Pili naman kayo ng iba. Ayaw naman tirahin nyo iba kasi mababa sa poll survey. Tapos si Bongbo ang pinakamataas. Pero hindi mo na maluloko taong bayan. Palabo mo ng maloko taong bayan, mulat na kami sa kagduhan. Di ba nagigising yung mga kabataan yun? Ayun ay binulat na ng panahon. Hindi naman, hindi nga sila pinanganak noong 1963. Paano mo nasabi yung diktador si Marcos? Dahil sa libro. Ano ba nangyari sa libro? Hindi ba pinalit ka ng kasaysayan? Huwag yung tatanong kay Lenny o sa'yo. Pwede naman, sir. Ano po ang masasabi natin kay Lenny Robredo? Good luck na rin. Si Mampo. Bakit, bakit ayaw nyo sa kanya, sir? Wala naman ako nakita sa loob ng 6 na taon. Hindi mga nakita. Sinabi ko na yan kanina, no? Those who have been problems under COMELEC may file a case on November 2. Ang pecha na. Yun din hindi ang sinasampa mo yung aso. Wala nga napatunayan. November 2 pa sinabi lahat ng may kaso, isasampa nyo na. Thereafter, wala nang didinggin. Ilang beses nang tumapon yung kanilang. Nag-a-accent na lang sila ng panahon. Nag-a-accent na lang tayo ng panahon. Sinasayang na lang natin yung panahon natin para sa kanila. So, kung hindi ka, kung ikaw ay, sa tingin mo, ay maayos na kandidato, hindi mo subukan labanan si Marcos. Anong pinatatakot mo? Ano bang bakit natakot na takot kayo kay Marcos? Bakit ba takot kayo pumanalo si Bongbo? Ano bang problema? Bakit si Bongbo lang? Kami dapat din mo siya. Bakit si Bongbo lang? Tirahin nyo rin iba. Pili naman kayo ng iba. Ayaw naman tirahin nyo iba kasi mababa sa poll survey. Tapos si Bongbo ang pinakamataas. Pero hindi mo na maluloko taong bayan. Palabo mo ng maloko taong bayan, mulat na kami sa kagduhan. Mulat na kami sa kagduhan. Pero ano po ang panawagan natin sa mga kabataan po na hanggang ngayon ay hindi pa nagigising? Hindi pa nagigising yung mga kabataan yun. Ayun ay binulat na ng panahon. Hindi naman, hindi nga sila pinanganak noong 1963. Paano mo nasabi yung diktador si Marcos? Dahil sa libro. Ano ba nangyari sa libro? Hindi ba pinalit ka ng kasaysayan? Pinalit ka ng kasaysayan, ha? Ng Pilipinas, ha? Because of Aquino. Sabihin natin, binago nila yung kasaysayan. Paano pinatay si Aquino? Na hanggang ngayon nga, hindi napatunayan. Dalawang Aquino na nga umupo na hindi nga nila huli kung sino pumatay. Ba't tuturo mo si Marcos? Anong kilalaman ni Marcos sa mga gagawin na lang sila sa pwesto? Pero kahit anong gawin mo, bongbong ako. Pumatay mo buhay, bongbong ako. Eh, paano kung payaran kasi man 50,000? Maliit yun para sa pagkatao ko. Maliit para sa pagkatao ko. So, talaga nga... Hindi ka mapabayaran, sir. Yeah. Mapabayad. Kahit sino naman. Eh, kasi kinabukasan ng taong bayan, nakasalari, babayaran mo ng 1 million. Kasi sige, sumahin natin, ilang million tayo, 110,000, 110 million Pilipinos, isubdivide natin yung 1 million. Ano yun? Point? Yes. Ba? Tama. 6 million tayo mag-iira. 6 million mag-iira. Hindi pa naman nag-uumpisa, hintay natin. Grabe si Duterte. Diba na paganda ni Duterte, lahat na matitigas sa ulo na palambok. Yes! Maaaring, si Bongbong naman kasi, ang inisip ni Bongbong, ang vision kasi ni Bongbong, isip cannabis. Nagsabay pa sila ng Daisar. So yan yung mga bagay, na dapat tingnan ng mga kabataan. Wag lang basta, ito kandidato. Ako wala akong tinadalang kahit saan anggulo. Wala akong dinadalang political parties. Pero pag tinanong mo ko, wala akong sinasamahan mga political activities. Pero noong panahon ni Duterte, yes. Wala akong political activities sa isa noong may umugot kami doon sa Ruas sa Luneta. Bibila ko ng sarili ko mga t-shirt. Dadaling ko yung mga maka-Duterte. Doon sa Luneta. Maaaring gawin ko rin itong call. On my own cause.
Bibili lang ko ng t-shirt at tutakang ko mo sa road. Ganun ko lang sila sa mga sa final lap. Pakita naman natin yan eh. Nung panahon ng administration to death, pakita natin yan. Kung gaano ang tao na sabik sa pamamalakad ng bagong politika. Subukan lang naman natin. Wala naman mawawala. Total naman may hangganan after 6 years. Sa 6 years doon natin malalaman kung ano ba talaga ang magagawa. Sa ngayon kasi, puro lang tayo here sa inyo. Pero ang tanong ko lang kasi, kahit kanino, bakit ba takot kay Kay Marcos? Yan ang gusto kong iwan tanong kahit kanino. Bakit ba takot kayo kay Marcos? Ano ba ang kinatatakot niyo kay Marcos? At pilit natin siyang nilalag natin. Edukasyon, kinwestiyon, wala rin nangyari. Taxes, wala din nangyari. Ano pa? Ano pa ipapatuloy niyo kay Marcos? Walang nagawa si Marcos? Hindi daw siya yung tunay na Marcos na bongbong. Ano naman nila nalaman niyo? Kung yung ina nga, hindi nagsasalitang di tunay si Marcos. Eto sir, maawat po kayo. May katanungan po ang ating isang panawagan po kay Bongbong Marcos at hindi sarap. Doon sa mga nanonood, siyasatin natin ng malalim. Tignan natin kung ano magagawa. At may magagawa at gagawin pa. Boto natin. BBM Sara. Or call it Sabong. Pagsamahin natin silang dalawa. Kasi maganda yung kanilang tandem. Iisang kanilang hangarin. Iisang kanilang alituntunin sa buhay. Paunlarin ang bansang Pilipinas. At pagbuklod at pagsama-samahin tayo. Hindi tayo pag-iwahiwalayin sa pamamagitan ng kung anumang bago. And nakikita ko magiging fruitful ang Marcos Duterte tandem or Marcos Carpio tandem. Pwede mo tatanong kay Lenny o sa'yo? Pwede naman sir. Ano po ang masasabi natin kay Lenny Robredo? Good luck na rin. Bakit ayaw nyo sa kanya, sir? Wala naman ako nakita sa loob ng 6 na taon, hindi manghusga. Wala ako nakita sa kanya, hindi manghusga. Yun lang. Sir, ano mong masasabi nyo dito sa ginagawa po? O niluluto mga tandem ni Isko at Inday Sara? Wala naman yun. Saan? Eh, nagsama na si Inday at si Bibi. Si Inday kasi pagdating sa NCR or dito sa or pagdating dito sa southern or northern province ng Metro Manila, medyo kulang pa. So kailangan talaga magtapos. Cisco? Cisco is magaling. O kasi di ba sir, nandiyan yung DQ? Kaya na-discredit team niya at ang gasta ngayon ay pinapasok pa rin kaya